Hello, good day po sa lahat. Ito na naman po ako, ang inyong lingkod, Iya Raketera. At today po ay i-share ko po sa inyo ang isa sa paborito ng mga chikiting ko. Walang iba kundi ang sardinas na lagi nilang napagkakamalan na Chicken Joy sa Jollibee dahil sa pina-level up ko nitong pagluluto. Kaya naman po kung interesado po kayo malaman kung paano ko ito gawin at lutuin, panoorin po hanggang dulo ang video ko at huwag pong kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga katulad itong video na mga idea, tips at murang ulam. Kaya naman tara, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Bubuksan ko na po itong sardinas at sasalain ko siya dito sa strainer para mawala yung pinakasos ng ating sardinas dahil yung pinakalaman lamang po na isda ang kailangan ko sa recipe na to. So kung napapansin nyo po, dalawang brand po ng sardinas yung gamit ko, yung Mega Sardines at yung Ligo Sardines. So kahit anong brand po ng sardinas ay pwedeng-pwede po. So ayan, sasalain ko to. So bakit ko nga po ba, share ko lang, bakit ko nga po ba ito naisipang gawin or ipa-level up ang lasa ng mga sardinas? Kasi po, yung mga anak ko po, ayaw po talaga nilang kumain ng sardinas kasi dahil po sa napakalansa nito at sa sauce nito na kulay pula. Kaya naman, ayaw po talaga nilang kumain kahit ano pong pilit kong gawin. Kaya po, nag-isip ako kung ano yung pwede kong gawin para ipa-level up ito. At nung ma-perfect ko po yung lasa nito, yung recipe nito, talaga namang nagustuhan na po talaga ng mga chikiting ko at naging paborito na po nilang kainin at naging madalas ko na din pong lutuin ito dahil nga po sa hindi talaga nila nalalasahan yung lansa at talaga namang lasang Chicken Joy talaga siya. Alam ko po marami ditong mga mami na nakaka-relate sa akin na ayaw po talagang kumain ng mga anak nila ng sardinas. So itry nyo po ito dahil napakasarap po talaga nito. So, hahayaan ko munang tumuloy yung sardinas sa strainer at sa isang malinis na lalagyan, pagsasama-samahin ko na yung mga ingredients tulad ng isang kutsarang harina at 1 teaspoon ng pamintang durog at yung Tasty Boy na breading mix na nabili ko lang sa tindahan ng 12 pesos. 97 grams po ito at kasyang-kasya sa dalawang sardinas. So, lahat na po ito ay gagamitin ko. Ano nga ba yung isang sekreto para mawala yung lansa ng sardinas at yung amoy nito na malansa? So, ang sekreto pala guys ay etong birch tree na gatas na nabili ko lang sa tindahan ng 8 pesos. 33 grams po ito. 8 pesos lang. Ito po talaga ang magpapawala ng lansa sa ating sardinas at talaga namang magpapa-level up ng lasa at magiging Chicken Joy ang pinaka lasa ng ating sardinas. So kalahati lamang po ang ilalagay ko dito. Nagtira po ako ng milk powder para naman po doon sa itlog mamaya, papakita ko po yan sa inyo. Paghahalo-haloin ko lang po lahat ng mga ingredients na nilagay ko dito. Nga po pala, take note lang, wag po natin lalagyan ng asin dahil maalat na po ang breading mix. Baka po umalat siya at hindi po magustuhan ng ating mga anak. Ang sekreto po talaga para mawala yung pinakalansa ng ating sardinas ay yung gatas po na nilagay natin. Kaya legit po talaga nakakawala siya ng lansa. At dagdagan pa natin ng breading mix na nilagay ko para mawala po yung lansa at syempre mag-transform siya bilang isang Chicken Joy yung lasa ng ating sardinas. O, diba? Sa isang malinis na lalagyan guys ay ilalagay ko, ibubukod ko ang itlog na large. Ayan. At yung milk powder na tinira ko kanina dahil hindi siya pwedeng isama doon sa yung itlog natin guys, hindi natin siya pwedeng isama doon sa breading mix. Kailangan nakahiwalay siya. Dahil mamaya pagdidipan natin ito ng ating sardinas. So, ayan. Paghahaluin ko lamang po itong dalawang ingredients, yung itlog at yung milk powder na binukod ko dahil kailangan mag-mix ito at kailangan halong-halo at wala dapat siyang buo-buong gatas para talagang maging
maganda yung ating pagpiprito sa ating sardinas mamaya. So eto na, malapit na mag-transform ang ating sardinas bilang isang chicken joy sa Jollibee. So ngayon naman po, gamit po ang kutsara at tinidor, tatanggalin ko po yung pinakatinik doon sa gitna ng ating isda para hindi po natin ito masama sa ating pagkain. Yung tinik kasi guys dito sa isda ay nagdadagdag din yan ng lansa sa sardinas, kaya kailangan ay tanggalin natin lahat ito. Ayan, pag natanggal na natin yung tinik, idediretso natin doon sa may itlog na may gatas. Ididip po muna natin bago natin ilagay sa breading mix. Dahan-dahan lamang po dahil napaka lambot po ng ating sardinas para hindi po siya madurog. So ayan. Tapos sa itlog, ilalagay naman natin siya dito sa breading mix na may gatas at may pamintang durog. So ayan, kailangan malagyan buong sardinas na yan para naman mawala yung pinakalansa niya at talagang mag-transform siya bilang isang lasang chicken joy. Aww. So yan, ganun lang din ulit gagawin natin. Tatanggalan natin ng buto at ilalagay natin sa may itlog at pinakahuli doon natin ilalagay sa ating breading mix na may gatas. So ganun lamang po, paulit-ulit hanggang sa maubos natin itong ating sardinas na malagyan ng mga sangkap. Oh my God! Wow! So eto na ang finished product. Nalagyan ko na lahat ng ating mga ingredients. So ngayon naman ay nagpainit na po ako ng mantika sa kawali. Kailangan mainit na mainit yung kawali natin bago natin lagyan ng mantika, at kailangan talaga sobrang init ng mantika bago natin ilagay itong ating sardinas. So ayan, huwag kayong mag-alala, hindi yan tatalsik sa inyo. So ganun lamang po, kailangan sobrang init niya para maging crispy yung ating, huwag naman sobrang crispy, kailangan sakto lang yung parang nagpiprito lang tayo ng chicken. So ganun lang guys, kailangan mainit at kailangan yung apoy nyo huwag masyadong malakas pag nailubog nyo na ang inyong sardinas para hindi siya masunog. Okay po. So ayan, ilalagay ko lamang po ito lahat. Mas masarap po pag medyo crispy siya. Talagang mas madadagdagan yung kanyang lasa na para siyang chicken pag kinain na po natin. Nilagay ko na po lahat sa kawali dahil kasya naman po. Pag nagluto po kayo nito, kailangan po marami po yung mantika. Talagang sobrang init po ng mantika. Ayan. So, hihayaan ko po muna siya mag-brown at babaliktarin ko po siya mamaya. Meron ng 3 perasong luto. Kukunin ko na po ito at iintayin ko din yung iba na maganito ang kulay. So, ayan. Nabaliktad ko na po at maya-maya po ay pwede na po itong hanguin at kainin. So ayan, this is it, pansit. Luto na ang aking masarap na recipe. Panigurado, magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. Kung mapapansin nyo guys, buo-buo siya, wala pong nadurog. Kaya po kailangan na ayusin nyo ng lagay sa ating kawali pag magluluto po kayo. So eto na ang ating chicken joy sa Jollibee. Este yung sardinas, pero hindi lasang sardinas. Oh my God! Wow! Ayan. Ang aking chikiting na bunso. Talaga namang gustong-gusto niya ang aking recipe na yan. So ayan guys, kung nagustuhan niyo po yung video ko na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel para maging updated po kayo sa mga susunod ko pong upload ng video. Salamat po sa panonood! Hanggang sa muli!